sa Legazpi pa rin. Bago ang Youth Sabbath ay idinaos ng Legazpi Adventist Church ang Children's Sabbath, kung saan ipinamalas ng mga bata ang kanilang God-given talents, samantalang pinangungunahan ang buong programa. Nagbabalita si BJ Villa. Hindi maikakaila ang kayang gawin ng mga kabataan kung ang kanilang talento ay ilalaan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yan ang ating nasaksihan ngayong Special Children's Sabbath na may temang Jesus or World dito sa Legazpi Seventh-day Adventist Church. Nakaugalian na sa Legazpi Church na idaos ang taon ng programa para sa mga bata tuwing ikatlong Sabado ng Disyembre. Kaya't abala at ganado ang mga kabataan na maghandog ng mga serbisyo. Napuno ang Sabbath School ng mga paghahandog ng iba't ibang mga talento. Kanila ding pinangunahan ang pagtatalakay at pagbubuod sa linggong leksyon. Isa ding highlight ng programa ay ang espesyal na talakayan na may pamagat na Waywell and Treasure. Kanilang naipakita na sa tatlong bagay katulad ng responsibilidad, oportunidad, at posibilidad ay meron silang dapat gawin upang maihanda ang mga sarili sa pagdating ng Panginoon. Kailangan po nating timbangin at balansin ang lahat ng ating ginagawa upang may handa tayo sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Bilang tagapagsalita sa ikalawang serbisyo, si Brother Jeremy Sid Halyig ay nagbigay ng hamon sa bawat isa, bata man o matanda, na piliin ang Panginoong Hesus higit sa ano pa mang bagay na maaaring ibigay ng mundo. Ang buod po nito is kung ano ba yung pipiliin mo, si Jesus ba o ang sanlibutan? Sana piliin nila ang Panginoon sa halip na yung mga worldly pleasures. Patuloy na naipamalas ang kadakilaan ng Diyos sa pagsisilbi ng mga kabataan. Ipinagpatuloy ang programa sa hapon kung saan nagkaroon ng special na lektora ang CHM Head ng simbahan na si Dr. Dina Codilla. Mahalaga na sanayin natin ang mga bata upang sila ay maging magaganda at epektibong leaders sa darating na mga panahon. Children are the future of our nation, and not only our nation, they are the future of our church. Kasi kung mawawala na po yung mga nangunguna ngayon, yung mga bata ngayon ay sa pamamagitan ng ating pag-train dito sa CHM, sila po ay ma-equip na magandang mga leaders sa kinabukasan. Ayon sa Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang Sabadong ito ay isa lamang sa mga pagpapatunay na mayroong malaking parte ang mga kabataan tulad namin sa puso at gawain ng Panginoong Diyos. May layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. BJ Villa, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News Live.